What's up mga Panjak? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video ay feature natin tong bagong gravel bike ni Tosic ngayon 2022 na si Tosic Peak Pro. Kung naghahanap kayo ng sulit na gravel bike, ito na yun mga Panjak. Mamaya alamin natin yung mga nakalagay na kompost dito at kung sulit nga ba yung specs na nakalagay sa kanya para sa presyo niya, no? At syempre mga Panjak, sa video ito ay hindi natin makakalimutan na kunin yung timbang nito. Titingnan natin mamaya kung gaano nga ba siya kabigat. Pero bagong lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-turn on mo na lang ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest bike dito sa market na kagaya itong si Tosic Peak Pro. So tara mga Panjak, simulan na lang. Alright mga Panjak, ito na yung bike check natin dito kay Tosic Peak Pro 2022 model. Titingnan natin ngayon kung sulit nga ba yung specs na nakalagay sa kanya. Mag-start na ganito tayo dito sa kanyang frame. Yung kanyang frame is matte type na kulay black. Ayan, napakaganda dito kanyang frame mga Panjak. Nung una akala ko carbon yan, dahil tignan mo naman dito sa kanyang pinaka-headtube dito ay sobrang smooth welding yan, wala kang makikitang bakas dito lang sa kanyang pinaka-seat-tube. Pero ang hindi lang smooth sa kanya ay dito sa kanyang pinaka-baby shell. Ayan, makita pa natin yung bakas na pag-welding yan dyan. Tapos sa pinaka-frame size naman nito mga Panjak, ito ay size 49 cm. Ayan, kitang-kita dito sa kanyang seat-tube. Mula dito sa kanyang pinaka-baby shell dito hanggang dito sa kanyang seat tube ay size 49 cm. Sa pinaka top tube naman nito around size 52. Ayan. Tapos sa pinaka down tube nya, dito naman nakalagay yung pinaka brand name nya na Tosic. Ayan, kulay white. Tapos para siyang sticker, water decals yung tawag nila dito mga Panjak. Tapos dito na natin makita yung pinakalagay na kanyang bottle cage. Dalawa yan, pati dito sa kanyang seat tube. Tapos sa pinaka ICR naman nito, dito dumanyan sa kanyang pinaka down tube dito. Sa right side ng kanyang down tube, dito nakapasok yung kanyang cable para sa kanyang RD. Sa left side naman niya ay yung kanyang para sa kanyang FD at yung kanyang brake cable sa likod o yung kanyang hydraulic brakes. Tapos sa pinaka head tube naman nito, ayan, naka-tapered na to. Yung sukat ng itong kanyang head tube ay nasa 42 to 52 itong sukat ng kanyang head tube. Tapos sa pinaka top tube naman niya mga Panjak, wala siyang nakalagay dito kung hindi yung kanyang model name na Peak Pro at yung kanyang mga decals. Dito na sa right side na kanyang top tube, meron din nakalagay dito na Peak Pro na model name. Okay, dito naman tayo sa kanyang pinaka seat tube o yung kanyang seat clamp. Yung kanyang seat clamp mga Panjak ay wala siya dahil pag ina-adjust mo yung seat post mo dito, dito mo inigipitan yan, no? Yan, para talaga siyang carbon. Tapos dito na sa kanyang seat post ay Tosic na rin yung kanyang brand. 27.2 yung diameter nito at naka 350mm naman yung haba nya. Naka setback yung kanyang seat post, naka alloy na rin to. Tapos sa kanyang saddle naman mga Panjak ay Tosic na rin itong kanyang brand. Malambot naman yung saddle, wala siyang butas sa gitna, comfortable naman umupo dito. Tapos yung dito nya o yung kanyang railings dito ay bakal pa yan mga Panjak, ha? Yan. Okay, dito naman tayo sa kanyang pinaka drivetrain setup. Ito pala ay naka 2x8 speed. Tapos yung ginamit na RD sa kanya, ayan, Shimano na to. Shimano Claris R2000 na RD yung ginamit dito. Tapos sa cogs naman niya, ito ay naka cassette type 11 teeth yung pinakamaliit. Yung pinakamalaki naman niya mga Panjak is naka 30 teeth, 11 to 30 teeth yung pinaka ratio niya dito sa kanyang cogs. Tapos yung ngipin naman ng bawat cogs niya ay ilalagay ko lang sa screen. Yung kanyang dropout dito o yung kanyang RD hanger ay replaceable naman. Ayan, kung mabali man to ay pwedeng nyo ito mapalitan. Tapos sa pinaka chainstay niya, may nakalagay dito na model name niya na Peak Pro. Tapos dito sa kanyang chainstay mga Panjak ay meron siyang pre-installed na bike skin na nagsisilbing chain guard para kung tumama man yung inyong chain sa frame ay hindi magagasgasan. Tapos sa pinaka sistay naman niya ay wala siyang nakalagay. Sa kanyang frame meron siyang sistay bridge at wala siyang chain stay bridge dito. Tapos sa pinaka chain naman na ginamit sa kanya ay naka KMC narrow chain, pang 8 speed to mga Panjak. Tapos tignan natin siya kung may missing link. Di natin makita yung missing link niya mga Panjak, pero may missing link to. Tapos sa pinaka crankset naman na ginamit sa kanya, ito ay naka 2x. Tosic na rin yung kanyang brand, Porsche Alloy yung ginamit sa kanya. At may haba naman na 170mm itong kanyang crank arm. Tapos naka low tech na rin yan. Tapos sa kanyang pinaka chainring naman dito ay naka
50 teeth. Tapos yung second chainring naman ay 34 teeth na rin to, mga padyaka, nakatubay. Tapos sa bottom bracket niya ay naka hollow textile na rin to, silvering na rin yung kanyang bottom bracket. Tapos sa pinakayap din naman nito, Shimano Claris R2000 din yung ginasa kanya. Kitang-kita mo talaga na legit yung ginamit na Shimano Claris na FD sa kanya, dahil may sticker yan, mga padyaka. Isa yan sa mga palatandaan na kapag original yung Shimano na ginamit. Okay, dito naman tayo sa kanyang wheelset na ginamit sa kanya. Yung wrist na ginamit sa kanya, mga padyak, is Tosic na rin yung kanyang brand. Naka-double wall na rito at alloy na rin. Tapos sa spokes naman na ginamit sa kanya, ito ay bakal. Yung bilang naman nito kanyang spokes ay 28 holes or 28 pieces. Yung bilang nito kanyang spokes sa likod. Tapos sa gulong naman na ginamit sa kanya is naka Innova Pro Tan Wall 700x40 si na Stampede, mga padyak. Tapos naka Presta Valve na rin to, yung kanyang inner tube. Tapos sa Max Star clearance naman niya, ito yung 700x40 sa kanya. Kasya pa to hanggang 700x45C dahil malaki pa yung clearance niya dito sa kanyang C-stay, pati dito sa kanyang chainstay dito, mga padyak. Sa kanyang hubs naman na ginamit sa kanya, yung hubs na ginamit sa kanya is Joytech hubs na kaset type. Tapos naka-silvering na rin to. Alloy na rin yung itong kanyang abs. Ito naman yung kanyang soundcheck. Tignan natin siya kung may tunog. Ayan. Medyo tahimik lang yung abs na, mga padyak, ha. Pero alis naka-silvering na to at naka-cassette type na. Ayan. Okay. Dito naman tayo sa kanyang pinaka-fork na ginamit sa kanya. Ito pala ay naka-tossing na fork na. Tapos naka-alloy na rin to. Sa kanyang dropout naman is naka-quick release na nito sa harap. Tapos yung kanyang wheelset dito ay 700x40 din na. Innova Pro Stampede, naka Tosic na rims, double wall na rin to, at naka Presta Valve na inner tube. Tapos yung bilang naman nito kanyang spokes sa holes din to. Sa kanyang hubs naman dito ay naka Joytech din na hubs na silvering. Ayan. Sa kanyang brakes naman na ginamit sa kanya, ito ay naka hydraulic disc brakes. Pero kung mapapansin nyo ay meron siyang cable. Dahil ito yung cable actuated hydraulic disc brakes na tinatawag. Yung kanyang hydraulic ay nandito sa kanyang caliper, tapos inihila sa kanyang kable dito. Ayan, Pro CNC yung ginamit sa kanya. Tapos sinuman pa to ng 160mm na rotors. Floating rotors na to, mga padyaka. Naka 6 bolts na rin yan. Ayan. Sa likod naman is naka Pro CNC din na hydraulic disc brakes na cable actuated. Tapos sa rotors naman niya ay 160mm na rotors din. Naka 6 bolts na rin ito kanya rotors. Tapos naka quick release din dito sa likod. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang cockpit setup na ginamit sa kanya. Yung kanyang drop bar ay alloy. Ayan, tapos pang gravel bike na rin to. Sa kanyang bar tape naman, isir na rin yung kanyang brand. Magandang klase na rin to, mga padyak, branded na. Sa kanyang stem naman ay Tosic na rin ito kanyang brand. 80mm yung haba nito. Tapos naka Neko na headset. Sa ilalim ng kanyang stem ay may dalawang spacer dito. Malamang sa malamang ay naka-silvering na rin itong kanyang pinaka-headset dito. Ayan. Tapos sa STI naman niya, Shimano Claris din yan. Para ito sa kanyang RD. Ayan. Tapos sa kabila naman, is Shimano Claris din to. Para naman sa kanyang FD. Ayan siya. Alright, mga padyak. Sa timbang naman itong si Tosic Peak Pro na 2022 model gravel bike. Naka-set yan sa kilogram. Ayan. Ayan, in 3, 2, 1. Ayan siya, mga padyak, nakalutang yan. Ayan. Medyo magal na siya, mga padyak, at yung nakuha natin ay 10.93 kilogram or sabihin mo nang 11 kilogram para sa isang gravel bike. Anong masasabi niyo, mga padyak? At yan yung bike check natin dito kay Tosic Peak Pro 2022 model gravel bike, mga padyak. Anong masasabi nyo sa specs nito? At sa kanyang timbang na almost 11 kilogram. Sobrang gana nun para sa isang gravel bike para sa akin. Para sa inyo, mga padyak, mag-comment kayo sa baba para mapag-usapin natin yan sa comment section. At yung price po rin itong si Tosic Peak Pro dito kay Naragsak Bike Shop ay ayan, 23,990. Dito lang yan kay Naragsak Bike Shop. Ilalagay ko lang yung FB page nila sa description box below yung kanilang contact number. Para kung interested kayo dito kay Tosic Peak Pro ay i-message lang sa kanila, mga padyak, ha. At yung payment option nila dito ay nag-a-accept sila dito ng home credit at credit card. At iba pa, Gcash, mga padyak. Ilalagay ko lang yung full details nila sa description box below natin.
Kaya kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mong kalimutan bigyan ng like at mag-comment ka na rin about sa video natin for today. At mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga latest bike dito sa market na mga binabike check natin na kagayon itong Tosic Peak Pro. So hanggang dito na lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe mga kapadyak.